Magandang umaga, Pilipinas. Nagbabalik po ang Panahon TV. Para sa mga paalis ng tahanan, huwag kalilimutan ang pagdadala ng payong dahil ang ilang bahagi ng bansa nakakaranas pa rin ng mga pag-ulan. Batay po sa inilabas na thunderstorm advisory ng PAGASA, as of 6 o'clock a.m. magpapatuloy ang 1 hanggang 2 oras ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Cebu, kabilang na ang Daan Bantayan, Madilin, Oslob, Santander at itong Bulhoon. May mga pag-ulan din po tayo sa bahagi naman ito nga Danao sa probinsya ng Bohol. Magpapatuloy din yan sa kaparehong oras mula nang inilabas ang abiso. Samantala, ngayong Oktubre ay pinagdiriwang natin itong World Teachers Day dahil malaking papel talaga ang ginagampanan ng mga guro sa pagpapanatili ng kaligtasan ng mga bata kung sila ay nasa paaralan. Pero kung sakaling may sakunaba sa tahanan at iba pang lugar gaya ng mga bahay natin, kumpiyansa ka ba na kaya ng anak mo na makaligtas? Narito po ang ulat tungkol sa kids' safety. Walang pinipiling oras o lugar ang mga sakuna gaya ng lindol. Maari itong tumama habang nasa bahay, opisina o paaralan. At ang isa sa pinaka-apektado ng panganib na ito, walang iba kundi ang mga bata. Ang mga kabataan ay isa sa mga vulnerable population sa epekto ng mga disasters, no? Kadalasan dito yung trauma na kanilang maaring ma-experience kapag nangyari nga yung isang disaster. At may tinatawag tayo mga post-traumatic stress disorder at i-consider natin na ang mga bata ay dependent sa kanilang mga parents, sa kanilang mga guardians. So yung tinatawag nating separation anxiety, just in case mahiwalay sila sa kanilang mga magulang, sa kanilang mga guardians, ay dapat din i-consider. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, mayroong 3.93 million na mga batang edad 3 hanggang 10 sa Greater Metro Manila area. Ang mga ito maaring madamay sa pagtama ng malakas na lindol. Ang kahandaan ng mga bata, responsibilidad ng mga magulang. Kaya naman ilalam namin ang inyong mga katanungan tungkol sa pagtuturo sa mga tsikiting upang sila ay maging disaster ready. Paano may tuturo sa mga bata ang mga dapat gawin kapag may sakuna? So by teaching them various disaster hazards, ano ang ine-expect natin kapag nangyari ang isang malakas na bagyo? Ano ang ine-expect natin kapag nagkaroon ng malakas na lindol, pagbaha at iba't ibang klaseng mga hazards, emergency at insidente? Hindi naman sa tatakuti natin sila, but we have to be honest at the same time painting a picture kung ano ang sitwasyon kapag nangyari itong mga to. Anong edad po ba dapat ituro ito sa mga bata? Ang pagtuturo ng paghahanda sa ating mga kabataan, sa palagay ko ay dapat magsimula on the early ages. Siguro maaaring magsimula tayo by teaching them yung concept ng safety. Alam po natin, ang bata ay halos walang konsepto yan eh. Ng safety, meaning makikita natin ang mga bata aakit sa puno, aakit sa hagdanan, tatalon. Hindi nila naiisip yung risk na mga pwedeng mangyari sa kanila. So they tend to be adventurous. Anong mga basic safety na dapat ituro sa mga bata? By teaching them the concept of safety on the early stages of life. Meaning, sasabihin sa kanila na delikado ang maglaro ng posporo, pwede magsimula ng apoy, hindi basta-basta dapat tumawid sa isang busy intersection. By teaching them basic concepts of risk, ma-inculcate natin sa bata early on yung concept of safety. Kapag naintindihan nila yung delikado at hindi delikado, maituturo na natin sa kanila yung value ng paghahanda. Papasok na rin dito siguro yung ano yung mga dapat bit-bit nila, mga go bags at mga ibang survival items at syempre kung paano ito gamitin
para sa kanilang survival. Napaka-importante na isama natin yung ating mga anak doon sa family preparedness plan or your home preparedness plan. Meaning, pag pinag-usapan natin dito ay yung tamang paglikas o yung inyong evacuation plan, importante na merong individual go bag, lahat ng membro ng ating mga pamilya. However, para sa mga kabataan, sa mga ating mga chikiting, hindi natin ma-expect na sila ay magbibitbit ng napakalaking bag. No? So, maaari meron silang portable go bag, isang maliit na backpack, isang maliit na bag kung saan. Siguro may basic na laman na maaaring mag-lessen din ng kanilang stress, no? During disaster moments. Para sa mga bata, ang kahandaan sa sakuna ay sa tahanan nagsisimula. Sa paghahanda sa mga lindol, hindi lang basta go bags ang kailangang bitbitin, kundi ang tamang kaalaman at pagpapahalaga sa kaligtasan. Ako po si DZRH News Tealevision para sa Panahon TV.